Anong pagkakaunawan ninyo sa junub? Al-junub. No? Ito, junub. Anong ibig sabihin ng junub? Nilabas ang kausap. Nilabas. Pag sinabi na junub, halimbawa, junub ako, junub ka, junub siya, ibig sabihin, ghayru tahir. Automatic na lang, ibig sabihin niya, ghayru tahir. Hindi siya dalis sa'yo, hindi siya malinis. Kinakailangan niya ang gusal. Okay? At pag junub, ghayru tahir, ibig sabihin, kinakailangan niya yung tinatawag na gusal. Asbabul janaba, naalala ninyo? Asbabul janaba ay dalawa lang, no? Mga dahilan ng pagiging junub ng isang tao. Dalawa lang ang asbabul janaba. Una-muna ay kapag mayroong lumabas sa kanya o kapag siya ay nilabasan. Okay? Ang tawag dyan, kurujul mani. Kapag lumabas ang mani. Okay. Sa anumang dahilan, lalaki man o babae, anumang dahilan ng paglabas ng kanyang mani? Anong mga dahilan ng paglabas ng kanyang mani? O similya? Anong dahilan ng paglabas ng similya ng tao? Ay, makapagtanong ka. Talip start. Tapos yung nag-wet ring pa. Okay. Okay, kasi ano? Okay, pag lumabas ang mani, sa anumang pamamaraan? Sa anumang pamamaraan, bilay isa minal asbab. Anumang mga dahilan na pamamaraan? Okay. Either na ikaw ay nag-ipagtalik, either na ikaw ay nanaginip, either na sinadya mo na lumabas. Basta pag lumabas yung mani, ay ibig sabihin, yun, junub na. Gayro tahir na. Hindi na siya malinis. No? Hindi na malinis. Maliban lamang kung ang lumabas ay yung tinatawag na hindi mani. Ano yung lumabas na hindi mani? Naalala ninyo? Yung madhi at saka? Wadhi. Okay. Yung madhi na lumalabas, halimbawa, tinignan mo yung picture ni misis mo, o hinalikan mo si misis mo, niyakap mo si misis mo, o nag-istorya kayo, ha, ng pagmamahalan, o kaya anumang nakikita mo, yun. Mayroon kang napapansin na nabasa, ha? Nabasa yung brief mo o kaya ay what? Yun, ay madhi. Ang wadi naman, wadi ay napagod ka. Pagkatapos mapagod, umihi ka. Pagkatapos yung maghihi, nagugas ka na. Tapos mayroon pa rin, mayroon kang naramdaman doon na so, kung yan lumabas yung madhi at saka yung wadi, wadi. Hindi ka lang maligo. Oh, so kung hindi na, hugasan mo lang. Mag-ablus yun lang. Oo, mag-ablus yun. So pag lumabas yung madhi at saka wadi, minsan kasi nakawudo ka na, naghintay ka ng salak, nag-usap kayo ng misis mo, mayroon kang napansin na lumabas doon. So ibig sabihin, hugasan mo lang, tapos mag-udo ka. Okay. Na, magkaiba sa mani, kasi yung mani, kapag lumabas na talaga yung mani, alam na natin, ha? Mani, ha? Similar. Pangalawa, na asbabul janaba ay yung aljima. Yun nga, pagtatalik. Itong aljima, pagtatalik talaga. Yan na talaga, pagtatalik. Basta pagtatalik. Basta umupo ka sa pagitan ng apat na kwadrado, ayun, at na nagsumikap ka, yun ang ibig sabihin ng protector. Hindi kailangan lumabas yung similya. Kapag lumabas yung similya, junub ka na. Oo, junub ka na. Kay lumabas o hindi lumabas, junub ka na. Basta nakipagtalik ka. Ha? Nakipagtalik ka sa iyong asawa. Kasi mahirap maintindihan o mahirap alalahanin pagka nakipagtalik ka, nanaginip ka, nagganito ka, nagganon. So, dami-dami na. Para hindi ka mahirapan, ito lang ang tandaan. Dalawa lang. Pag nilabasan ka, pag nakipagtalik. Mayahrumu bil janaba. Mayahrumu bil janaba. Mga ipinagbabawal sa taong junub. Okay? Sa panahon na siya ay junub. Ano yun? Limang bagay na ipinagbabawal sa kanya. As-salat. Ang pagdarasal. Farda na unaflan. Maging ito man ay obligado na dasal o kaya ay sunna na dasal. Ay bawal sa kanya na magsalam. Pangalawa, al-makasu fil masjid wal julusu fihi. Ang pananatili sa masjid o kaya ay maupo doon sa masjid. Maupo kahit na hindi naman matagal pero maupo siya doon sa masjid. Itong pananatili sa masjid kahit na namang nakatayo lang siya pero nananatili doon sa masjid,
Bawal pa rin. O kaya ay maupo doon sa masjid ay bawal pa rin. Okay. Pangatlo, at tawaf. Ang pagtawaf. Kasi ang tawaf, maging ito man ay fardhan o naflan, obligado o kaya ay sunnah na pagtawaf. Kasi ang tawaf ay bimanzilat yung salah. Parang katayuan din ng pagdarasal ang pagtawaf dun sa Kaaba. Pangapat ay kiraat ng Quran. Ang pagbasa ng Quran. Ay bawal din na pagbasa ka ng Quran pag ikaw ay junub. Halimbawa, kahit na inyo mo tinitingnan yung Quran, magbasa ka ng Quran, magfatiha ka, magkusaka ka, magreset ka. O, bawal din. Pagka-junub. O, pagka-junub ka. Lalo na kung ano, magbabasa ka mismo sa banal na Quran. So, maliwalang. Lahat naman ito ngayon mga dalil. Pangapat, ay panglima ay masul mushaf wa hamluhu. Hawakan mo ang Quran, mushaf. Kaya dalil mo. Anong ibig sabihin ng mushaf? Yung Arabic na Quran. Quran, ha? Quran, ha? Yung Quran na mismo. Masul mushaf wa hamluhu. Yun na mismo, mushaf. Pagdala. Okay. Ang paghawak na mushaf, ang Quran, wa hamluhu at ang pagdadala nito. Aw masu waraqihi aw jaldihi. O kaya paghawak mo sa papel niya o kaya sa balat niya. Sa mga pages. Sa cover niya. O, yung mga pages. Aw hamluhu fi kisin aw sunduk. O kaya idadalhin mo na ilalagay mo sa kaya case. Hindi mawakan tayo sa club supot pa. Hindi mo pwedeng dalhin. Kasi dyan ka na. Sa supot o kasi sa box, hindi mo pwedeng dalhin. Ang kumala. Halimbawa, pupunta ka doon sa Quran, magdadala ka ng Quran, maglagay ka ng silupin. Kung may sis, ilagay mo silupin, madadalain mo yung Quran. Bawal din. Yan ang junub. May mga bagay na kailangan mo dalhin, pwede mong dalhin kasi kinakailangan mo dalhin, pero hindi sa pamagitan ng ilagay mo sa silupin at dadalhin mo. O kaya ilagay mo sa karton at dadalhin mo yung Quran. Okay, ganito yan. Yung Quran, yung mushaf ay ilalagay mo sa mga amtia, mga lalagyan mo. Sa halimbawa, mayroon kang kahit na box o mga silupin o mga bag, yung bag na nandoon yung mga gamit mo. Kahit anong mga gamit. So ihalo mo doon yung Quran, tapos dadalhin mo yung bag mo, tapos pwede mo dalhin yun. Oh, kasi ikaw, hindi ka tinatawag na hamilun el Quran. Hindi ka tinatawag na nagdadala ng Quran. Kaya ang ginadala mo yung mga gamit mo, isinakay mo lang doon yung Quran. Hindi katulad ng nilagay mo sa silupin na mismo, yung Quran ay anong dala mo? Siyempre, hindi mo sasabihin na silupin. Quran yun, Quran. Pero pag ganyan, anong dala mo? Mga gamit. Mga so, intention mo talagang dalhin siya yung Quran. Oo. Kaya mo nilagay sa kaya nga, yun, tama, intention mo. Ang alawang pwede dalhin ng Quran kapag kayong tafsir. Pwede mo dalhin. Tafsir na. Yung Quran ang may tafsir. Kasi yung mga tafsir niya, basta sigurado na yung tafsir niya, mas marami yung sulat niya, nilalaman niya kaysa doon sa teksto ng Quran. Translation niya. Pwede mo dalhin yung Quran. So walang problema. Nakalagay sa karton yung tafsir, pwede mo dalhin yung kasi ibig sabihin, hindi yung Quran ang dinadala mo, yung tafsir niya. Nakasama lang yung Quran.